Tayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Katapatan. Ito ang hinihingi ng Diyos sa atin sa mabuting balita ngayon. Ito ang hinihingi sapagkat unang-una pa lamang pinakikita sa atin na ang ating Diyos, ang ating pong Hesus Nazareno, ay siyang matapat din sa atin, na una pang maging matapat sa atin hanggang sa kanyang huling hininga. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak niya, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sekem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang
patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapa na ginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Israelita mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pila. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati lieg niya'y pinapagkwintas ng pulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya na nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose'y ginawa niyang katiwala. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan.
kapangyarihan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ang ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ang mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Araw po ngayon ng Biyernes, araw ng pagdedebosyon, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga hiling at panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa Biyernes na ito ng Kwaresma, tinatawag tayong pagnilayan at tanungin, nakikita ba ang ating katapatan sa Diyos? Ang mga pagbasa po ngayon ay tungkol sa mga taong dala ng kamuhian, dala ng hindi pagkagusto, sila'y pinagkanulo
ng mga taong nasa paligid nila. Sa unang pagbasa, binalikan natin ang kwento ni Jose. Hindi yan, hindi si San Jose. No? Si Jose sa lumang tipan. No? Anak ni Jacob na pinangalan ng Israel. Pinakabata, pinakakinalulugdan ng kanyang ama. Subalit, dinamdam ito ng kanyang mga kapatid. Kaya siya ay ipinagbili sa mga nagbebenta ng alipin sa Ehipto. No? Matutunghayan natin yung kasunod niyang kwento, no? Hindi bukas, pero alam naman natin na siya ay magiging tanyag dahil siya ay kinalulugdan din ng Diyos. At siya ang magiging susi sa pagkakaroon ng makakain ng bayang Israel. No? Dahil siya ay magiging tanyag sa Ehipto at dahil siya dala ng kanyang kawang gawa, ay bibigyan niya ang mga nakararanas ng tagutom. No? Yun yung kwento ni Jose. No? Pero yung ibinigay sa atin ngayon, nakapiraso ng kwentong yun, ay siya ay pinagkanulo. Pinili siya ng Diyos, subalit dinamdam ng mga kapatid niya, siya ay inilayo sa kanilang tahanan. At ganun din ang kinukwento ng ating poong Jesus Nazareno. Ang may-ari ng ubasan, dun sa kanyang kwento, nagpadala ng mga alipin upang makuha ang hati ng mga pipitasin at nagbungang ubas. Pero dala ng mga katiwalang gahaman, sila ay ipinapatay. Umasang mapakikinggan siya kapag ang kanyang anak, ang kanyang pinadala, subalit wala rin. Isang magandang imahen ng ating poong Jesus Nazareno tungkol sa hindi pagtanggap sa kanya. Kagaya ng pagkakanulo kay Jose, naranasan din ng ating poong Jesus Nazareno na ipagkanulo at tanggihan. Pero mas mahalaga po yata yung kanyang mensahe, yung diwa ng kwento, na hindi tungkol sa mga nagkanulong katiwala, pero sa kabila ng lahat, katulad ng may-ari ng ubasan, ang Diyos ay umaasa na mapakikinggan ang kanyang tawag upang tayo'y muling tipunin. Ang tawag na ang lahat ay magbalik loob sa Kanya. Kahit ang kanyang anak ay haharapin ang lahat ng magiging dala nito. Sa madaling sabi, nananatiling tapat ang Diyos sa atin. Sa kabila ng mga pagkakasala, sa kabila ng mga pagkakamali, sa kabila ng mga gawain natin, nalabag sa pagmamahal ng Diyos, nalabag sa utos na mahalin ang kapwa, panindigan ang katotohanan, maging makatarungan, maging mapagmalasakit, maging katulad ng Diyos. Kaya naman ngayon ay nananatili hamon sa atin. Kung ang Diyos ay ganito katapat sa atin, binibigyan tayo ng ilang mga pagkakataon sa pagbabalik loob at sa pagbabagong buhay, kaya ba nating maging tapat sa Kanya pabalik? At ang pagiging tapat sa Kanya ay ang pamumuhay sa kabutihan, sa malasakit, sa Kanyang pag-asa. At nasa Kanya lang ang ating tingin. Siya ang una nating iisipin kapag gumagawa tayo ng mga pasya sa buhay. Siya ang pangunahin nating tutunguhan. Lalong-lalo na kapag may tawag na,
okay naman tayo sa simbahan. Linggo-linggo naman tayo nagsisimba. Biyernes, nandito tayo. Pero pag posisyon na, pagkayamanan na, pagdiskarte na sa buhay, ibang usapan na. Na para bang may lisensya tayo na lumabag. May lisensya tayo na maging makasarili. May lisensya tayong isipin natin na yung ating buhay lang ang mahalaga. Ako muna bago ang iba. Pero paalala ng Diyos, hindi ba't dapat na mauna ang pagsunod sa kanyang kalooban? Dahil doon lang natin makikita yung kahulugan ng ating mga buhay. Kaya ba nating maging matapat sa kanya? Lalong-lalo na sa pagharap natin sa mga problema sa buhay, lalong-lalo na sa mga mahahalagang pagpapasya sa buhay. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin sa ating Panginoon na sana ay hindi magmaliw ang ating katapatan, na sa bawat araw ng ating buhay ay mamuhay tayo sa kanyang kabutihan, sa kanyang katotohanan, sa kanyang katarungan, sa kanyang pag-asang iniaalay sa atin, nang may kamalayan na pagkatapos ang lahat, ang kanyang kalooban ang masusunod at tayo'y nakiisa sa kanyang ninanais para sa ating lahat. Mahal na po ang Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan, sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at salip ay palakasin ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ng mga frontliners, health workers, at lahat na nagsisilbi sa ating bayan, na sa kanilang paglilingkod sa kapwa ay ipinakikita at isinasabuhay ang katapatan na kinakailangan sa harap ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ang ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kampurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis ang sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalaala sa mga nagsisimba. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po muna. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsilihod po ang lahat. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay. Kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan ng mga buto ng katawang ko, sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming
kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin.